call out the demonic spirit. Identify mo ang masamang spirito. Sabi ng Marcos chapter 5 verse 9, tinanong siya ni Jesus, anong pangalan mo? Batalyon, sapagkat marami kami, tugon niya. Ang tinatanong ng ating Panginoon, yung pangalan ng tao na sinaniba ng banal na, ng masamang espiritu. Pero ang sumagot, yung masamang espiritu, na ang pangalan niya ay batalyon. Alam niyo ba? In English, ang sabi dito, what's your name? And the demonic spirit replied, Legion, for we are many. A legion in a Roman army is composed of 2,000 to 6,000 foot soldiers. Ibig sabihin, batalyon talaga yan. Maraming sundalo po yan. And you could just imagine, 6,000 na demons yung sumanib dun sa lalaki na to. Kaya nga kahit na igapos po siya ng taringkala, napipigtas po niya eh. Kay, nasusugatan niya kasi kanyang sarili. Dahil ano? Dahil maraming masamang spirito ang lumulukob sa kanya. Baka yung iba, isa lang eh. Di ba? Naku, hindi na mapalayas. Eto, napakadami. Batalyon. Pero alam nyo ba, mga kapatid, na-identify kasi ng Panginoon eh. It was an unclean spirit. Bakit unclean? Sapagkat yung nagagawa sa buhay ng tao, hindi kayang gawin ng sino mang ordinaryong tao. If in your life, there are things that you have no control anymore, then perhaps there are demonic spirits that are trying to influence you. Pero mga kapatid, ito po ang dapat nyo maintindihan. Kung tayo kumilalap tumanggap sa Panginoon, hindi po tayo mapoposes ng kalaban. They can oppress us, but they cannot process us. Pero pag na-oppress tayo ng kalaban, unang nawawala, peace. Pangalawa, joy. Pangatlo, nawawala na po tayo sa wastong pag-iisip natin. We become anxious. We become complain. Mahilig na tayo mag-complaining. Okay? At hindi lang po yun. Nagiging fault finder na tayo. Humahanap na tayo ng masisisi. Kasi nawawala na tayo sa wastong pag-iisip. Pero ang isang tao na sinaniba ng masamang espiritu, ganito ang nangyayari sa kanya. Anong sabi ng masamang espiritu? Nakiusap yung masamang espiritu. Na huwag muna silang papuntahin sa dako ng pagdurusa, kundi palipatin sila sa mga baboy. At ganun ang ginawa ng Panginoon. Lumipat sila sa baboy. Gaano karami yung baboy? 2,000. At lahat ng baboy po na yun, nahulog sa bangin, nalunod sa ilog, namatay. That is how the power, that is how powerful the enemy is in the life of any human being. Alam niyo mga kapatid, yung iba sa atin, akala natin, uy, may anting-anting ako. Okay? Aladar na pa kayo, baka may nilunong pa kayong bato, di ba? Andiyan naman si Pastor Ding. Okay? Hindi po yun, wala yun eh. Lahat ng bagay, kaya tayong impluensyahan ng kalaban. Hindi sa agimat, hindi sa anting-anting, hindi sa ano pa mang bagay na dadasalin po natin, kung hindi pag pinayagan natin pumasok sa ating buhay.